Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's content, i-share ko sa inyo yung naging experience ko dito sa online grocery app na Grocery ang pangalan. So ito lang sila nagkaroon ng endorser na si Melay, pero before wala pa silang artista na nakukuha para diyan. So ano ba yung Grocery? So meron silang application na doon nakalagay yung mga item nila, naka-partner sa kanila, may Nestle sila, Alaska, Unilever, P&G, Modelez, at iba pang mga paboritong sukay. Bukod dito, meron silang load na at saka pay bills payment na in-offer. At ang kagandahan dito, COD and free delivery. So, paano ko ito nakita? Nung last year, April, gusto kong magkaroon ng grocery sa bahay. Mini grocery lang. Kasi, alam nyo na, pandemic, tapos parang ang grabe sa mga pure gold, mga ganun. So, dagdag sa expenses yung pamasahe papunta, talo na pagpauwi at dami mong bit-bit, required kang mag-tricycle. Then, nakita ko to and dinownload ko yung application niya. So, ito yung application niya, Grocery. So, dati, simple lang itong nasa labas niya eh. Pero, later on, nag-improve siya at ang dami na lang ino-offer. Ngayon, pagka-download mo ng Grocery, magla-login ka lang naman sa kanya. Magla-login, lalagay mo yung name ng store mo, name mo, address mo, number mo, and makaka-receive ka ng OTP, and then, yun, nakalogin ka na. So, wala, no harm naman ko itatry ko dahil nag-o-offer sila ng free shipping at cash on delivery. So, diyan, ito yung mga choices nila. So, ang una kong puhunan sa tindahan ko ay worth 10,000 pesos. Hindi ko alam kung makikita pa natin dito yung previous transaction ko. Pero, ang unang-unang in-order ko sa kanya ay 10,000 pesos. So, ang tanong, okay bang umorder dito? Yes, okay na okay po ang umorder dito. To think na hindi mo na kailangan mamalengke at dadali na nila sa bahay mo, hindi mo na kailangan bitbitin pag bumili ka ng gin, ng mga mabibigat na item kasi nadali na nila door to door. So, ito pala yung first order ko, April 6, 2021. So, ang pagdi-deliver pala nila every Tuesday, Thursday, and Saturday. Tapos, rest day nila, Sunday. So, ito yung first order ko sa kanila. No, worth 999,990. Sinakto ko lang talaga kasi lang yun yung puhunan na pinayagan ng husband ko na ilaan ko para dito. So, yan. Makikita natin yan dyan. So, ito yung mga item na meron lang sila. Hindi sila kompleto, unlike pure gold na talagang nandoon na lahat, diba? Dito hindi kompleto, guys. And most of the time, out of stock. Dahil, syempre, hindi lang ako yung gumagamit nito. So, ayan, may mga alak sila. Emperador, Gin, Alfonso, at guys, eto ha, mura dito. Bakit? Ang MP litro nila dito ay 143.70. Sa pure gold, parang 145-46 na. Tapos, ang gin dito ay 52.75 itong bilog. Pero sa pure gold, 55 pesos. Hindi ko sinisiraan yung pure gold, pero syempre, as tindera at gustong kumita, mas doon tayo sa tipid. Ang kagandahan dito, pag umorder ka, dadali na lang sa harap ng bahay mo at hindi mo na kailangan pang mamasahe, bitbitin yung mabigat na gin, diba? Then, meron din cigarette. Cigarillo. So, katulad nito, 135.40 yung Marlboro. Na kapag binili mo sa palengke, 136 na siya. At saka sa ibang nagbebenta, like, di ba may mga nagbebenta ng ganito sa mga tindahan ng mga soft drinks. So, 136 ka nila. So, mas mura ng sentabo. Pero, kung maramihan naman, di ba, yung sentabo na matitipid mo sa isang kaha, kung 10 kaha, di ba, nagmamatter na rin yun. Yung parit ng Mighty, 106.60, sa palengke, 108. So, nakatipid din tayo, di ba? So, meron din silang baby food. Ito, bago lang nilang add yan. So, wala namang baby dito sa lugar namin. So, hindi ko siya. Diaper and coffee. Dito, yung kape dito, guys, mura din siya. Kasi yung kape dito, kaya pa siyang ibenta ng 12 pesos isa. Pero, pag sa Pure Gold ka bumili ng kape,
kailangan mo na siya ibenta ng 13 pesos kasi wala na sa piso ang tubo. And by the way, kung iniisip nyo mura yung pagtitinda ko, goal ko na talaga yun. Ayokong mahalan yung item. Yung iba kasi, 2% yung dinadagdag. I mean, 20% ang dinadagdag nila sa patong ng item nila. Sa akin, ang dinadagdag ko lang ay 15%. So, yan. Minsan, nag-a-advance ako ng pagpi-place ng order kasi madalas mag-out of stock. So, paunahan talaga yan. So, diba sinabi ko, Tuesday, Thursday, and Saturday ang delivery. So, tumatanggap sila kung Tuesday ka o order, ang huling tanggap nila na pasok ng order, Monday ng umaga. Minsan, ang aga din ang cut-off nila, so, tsambahan din. So, minsan, pwede mo naman piliin na i-take mo siya ng, i-place order mo siya ng Monday, tapos Saturday mo na siya ipa-deliver, okay lang din yun. Ang kagandahan nun, dahil nakapag-place ka ng order ng mas maaga, so, FIFO, mas makukuha mo yung item. So, hindi ka maubusan. Diba? So, may powdered milk dito, powdered drink. Ang kapangitan lang dito sa powdered drink nila ay walang tingi. So, by 12, so, imagine 209 agad yung isang haba, mahal. Ready to drink, dito, mura ang ano dito. Mura ang itong ACE Del Monte and yung Plus. Then, ang soft drinks dito ay mura din. Pero madalas out of stock. Hindi na ako nagtataka kasi sobrang mura dito. Kapag may nakikita akong stock dito, place ako agad kasi ang mahal sa palengke na. Sports drink, meron silang Gatorade. Hindi ako na-order niyan kasi hindi naman masyadong aktibo mga tao dito. Then ito, mura din dito yung tubig. So madalas din, nag-out of stock. Bigas, ito bagong ad nila. Ito binibili ko yung Master Chow Jasmine. Imagine, 1,089 lang siya. Dito sa amin, meron kaming nabibilan, 1,050. Kaso, ang problema, 1,050 plus yung bayad sa tricycle kasi ita-tricycle pa siya. So, dito na ako kumuha kasi yung tricycle, 50 pesos. So, dito, 1,089. Pag-click ko, hintay ko na lang dumating. So, hindi pa ako stress, diba? Bread and biscuit. Hindi rin sila masyadong kumpleto sa mga biscuit. Pero mura mga biscuit dito. May candies din. Ang candy din madalas nag-out of stock. Then, canned meat. Sa canned meat nila, Argentina, CDO, and pure foods lang ang meron dito. Itong meatloaf din. Canned seafood, ang meron lang sila dito. Ligo sardine, Unipak, San Marino, 5-5 tuna. Meron din sila dito Mega Sardines and 5-5 Sardines. Yun lang, Limited and Young Town. Tapos, meron din silang mga chips. Hindi madalas na ganito siya karaming meron. So, kapag may nakita kang stock, place lang ng place. Condiments. So, parang advantage na ito, pag meron dito, order ka na. Tapos, pag tingnan Linggo or meron kang mga item na hindi nakuha dito, pwede mo siyang ipurgod or ipalengke. Ang kagandahan nun, mas konti na lang yung bibit-bitin mo, diba? Hindi ka mo na kailangan mag-tricycle at hassle na bit-bit mo lahat. So, may cookies, may mga gatas din. Ay, mga besh, mura dito ang gatas. Itong bear brand nila na binibentang swak. Sa pure gold, 72 pesos na siya. Dito, sa 68.40, walo ang lamad. So, pwede mo siyang ibenta pa ng 10 piso. Yung iba, nagbebenta na rin sila ng 12 pesos. Pero sa case ko, ini-stay ko siya sa 10 pesos. Kasi, nakikita ko na yung madalas na bumibili sa akin ng gatas, mga mother, tsaka mga tatay or nanay na may mga maliliit pa na nagpinagagatas pa nila. So, parang doon ako naaawa sa kanila na parang, syempre, di ba? Umaga, tanghali, gabi, magastos sa gatas ng mga anakis nila. So, sa way na to, makakatipid sila at nakakatulong ako sa nila, di ba? Parang win-win situation. Tumutubo ako na kahit maliit, nakakabili sila ng murang item. Na mas nakakatipid pa sila ng maliit na halaga para masave at maibili pa nila ng ibang bagay na kailangan nila sa bahay. Tapos, yan. Then, noodles. Lagi din tong out of stock. So, may pagkakataon na biglang nandyan na lahat ng stock. Tapos, may pagkakataon na parang isang linggo wala silang stock. So, swertihan din. So, kapag meron, place lang ng place. Okay lang na, yan. Meron din lang tidbits, may cream corn, kernel corn, yan, mushroom. Tapos, dito sa seasoning, meron silang crispy prime.
Ajinomoto, Normix, Norcube, Magic Sarap, yan, Mamacitas, meron din sila. Spread and dressing, meron silang Eden Cheese, Cheese Whiz, eh yan. Mayonnaise, Lady's Choice, yan. Nestle Cream. Tapos, bar and liquid detergent. Dito kayo maganda tumambay. Kasi madalas dito, may mga item sila na plus one. 6+1, ino-offer din nila. Same price lang din. Tsaka, mga besh, kung may plus one, take nyo na agad yun. Kasi, yung plus one na yun, tubo na agad yun. At madalas meron sila dito. So, yan. Meron din silang mga, pang downy, bleach, yan. Tapos, clean product. Yan, tulad ng mga Joy, Action. So, madalas dito, out of stock yung mga Joy. Powder detergent. Yan. Bath and body care. Meron din. Feminine care. Meron din. So, madalas dito sa feminine care nila, Modest lang ang meron. Modest. May Charmy din, pero hindi ako fan ng Charmy, kaya hindi ko rin siya binibili. Then, ang mga tao naman dito, pag wala, doon na lang sila sa meron. So, yan. And oral care. Yan. So, paano ba umorder? So, syan, mag-a-add to cart ka lang. Tapos, pagka-add to cart mo, yan, for example, add to cart mo siya, yan. Kung ilan, so, ilagdag sa aking order. Tapos, dito mo makikita lahat. Kanya, nakapili ka na ng napakarami. Nandyan na siya lahat. I-check out mo na siya. So, pagka-pindot mo ng check out, tumuloy sa checkout. Kasi dito, pinapakita nila yung mga deals nila. So, kaya, katulad niya, kulang pala ako ng 542.95 para makakuha ko ng 20 pesos na cashback. So, may mga ganun silang papromo, makatipid ka kahit paano. So, dyan, pwede mong i-review ulit yung binili mo. Baka nagkamali ka ng flavor or color, pwede dyan. Tapos, edit cart mo na lang siya. So, kung okay yan sa'yo, confirm order mo na siya. Tapos, pipili yan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina. Pwede kayong pumili. Tapos, confirm date. Tapos, hindi natin ko-confirm kasi hindi naman natin yung ordering. Pag-confirm mo dyan, tatanong ka lang nila kung gagamitin mo yung grow coins mo. Yung grow coins mo, nakukuha mo yun sa mga ibang item. Minsan may mga item silang ina-upload na may grow coins. May dagdag kita. Eh, may balik. Kumbaga parang shopish. Ano ba yung Shopee cashback, ganon. Eh, katulad na ito. Itong Cadbury na yan. Yan, kapag bumili ka daw ng isa, yun no, yung G-Coin, 14.49, yun yung Grow Coins. Pag ma-earn mo yan, kapag yun, sasabihin mo hindi mo gagamitin, confirm. Tapos yun, makakatanggap ka ng notification na tanggap nila yung order mo. So, dito mo makikita yan sa updates. Ayan, may nakalagay dyan na on the way na yung order mo, narating na daw. Tapos, ayan, may nadagdagan daw ng 6.46 grow coins. Ayan, may... Tapos, nagnonotip din sila na out of stock yung iba mo nakuha para aware ka. Ayan, laki din pack na pack, nakapila na. Tapos, kung on the way na siya. Tapos, ayan, ganyan ang makikita mo dyan. So, sa home... So, ngayon, may bago silang ad na, Yan. Kapag daw naging gold tindera ka, may ma-unlock ka. So, hindi ko pa siya makita kasi hindi pa ako naging gold. So, kapag gold kasi kailangan umorder ka ng 4,000. Yan. 4,000. Yan. Apat na beses. Apat ng 4,000 in the month of June. So, minsan ang hirap din abutin kasi minsan low budget ka na rin. Tsaka hindi kompleto yung item nila eh. Kaya, kailangan mo talaga mag-pure code or magpalengke para mahabol yung item na wala sa kanila. So, kamusta yung mga transaction? May pagkakataon pala na, dumating yung item like chicheria na walang hangin. So, pwede mo siyang ireklamo. Meron silang hotline na binibigay. Okay. Chat via messenger, pero ang tagal nila mag-reply, mas okay na tawagan mo sila para sa concern mo. So, yung scenario sa akin, kapag kunyari nagkamali sila, like yung may butas yung mga item, hindi mo na mapapakinabangan, pipicturean mo lang siya, isi-send mo lang, tapos kailangan mo muna makausap, tapos makausap yung representative nila
Tapos, ibabalik naman nila yung nabutas or nasirang item via delivery. Tapos, ipapasok nila dito sa grow coins mo. Diyan nila ipapasok. Last time, may scenario ko dito na kulang yung item niya ng worth 2,000 plus. So, talagang tinawag ko na siya. Kasi minsan, kapag may chair yung walang hangin, hinahayaan ko na. Kasi, kunyari, Clover, walang hangin. So, magkano ba sa Clover? 5 pesos para habulin mo pa yung 5 pesos. Hindi, kinakaya ko naman. Hindi naman siya makunat. I mean, wala lang siyang hangin kasi baka factory defect. Tapos ngayon, yung scenario sa akin nun, nawawala yung isang box na yung box na yun ay worth ganitong halaga. So, hindi ko naman siya dinovercheck kasi inisip ko, alam naman ng tao yung ginagawa niya. So, nung kinalauna, nung wala na yung delivery boy, pag-check ko, wala yung item, kulang yung item, tapos worth 2,000 plus siya, tinawag ko na agad. And nakagandahan nun, ni-refund naman nila. Pero after mga 4 days pa nila na-refund kasi yan sobra-sobra. Chinek pa nila yung CCTV daw sa lugar nila kung saan pinak. Tapos inalam ko ilang box talaga. Tapos bago sila came up na binalik nila. So far binalik naman nila. Yun lang naman yung naging problema ko dito. And ang kagandahan dahil nga lagi nag-out of stock yung mga item dito. Meaning nauubos talaga yung stock nila. So hindi yun luma. So hindi ka mag-worry na luma yung mga item na pinabinibigay nila sa'yo. Hindi. Kasi laga silang nag-out of stock. So meaning nauubos yung item. So, lagi silang nagre-restock. So, ibig sabihin, bago yung item na dumadating. So, pag bago, ibig sabihin, bagong manufactured, mas matagal ang expiration. So, overall, okay na okay to. So, ito na. Okay na okay to. Lalo kapag pag Pasko, nakatamad pumunta ng grocery. So, ito yung naging katuwang ko. So, sana may nakatulong itong review ko and pinakinggan nyo talaga kasi wala naman ako masyadong ipapakita sa video na to kundi yung review ng application na to. So, kung nagtataka kayo dito sa ilista, paninda, and itong e-negosyo, yan sa taas na yan, parang siyang home credit yung tema niya. Pwede kang umorder in advance, tapos parang every Thursday may darating na maniningil para bumbay or yung collector, tapos with interest kasi yun. Tinignan ko na masyado rin malaki yung interest na nakalagay. So parang hindi siya nice, hindi siya maganda kung may pambayad ka rin naman talaga. Huwag ka na lang mangutang kasi ang laki ng interest. So, tinubo mo eh napunta lang din sa pambayad ng interest. Maliban na lang kung masyado kong malaking magpatong sa mga item mo, talagang mababawi mo yun. So, yun lang po. Kung may tanong kayo sa video na to or hindi kayo nalinawan, comment lang po kayo sa baba at susubukan ko po na sagutan yung mga tanong ko. Thank you! And guys, ito pala yung tindahan ko. So, mukhang crowded, mukhang marami yung laman, pero sinasalansan ko lang siya ng ayos. So, yan, may face mask. Yan. So, sa baba, nandiyan yung ibang condiments. Yan. So, eto, may nagdadala dito. So, ang bayad eh, pagbalik nila ng after 2 weeks. So, okay na rin. So, yan. So, ito yung mga kape. Kape. So, yan. Yan, ilaw. So, magulo. Sorry. So, yan yung iba. Yan. Ito yung mga piso-piso.